Ano ang iniisip mo, mahal? Lumitaw sa tubig sa harapan niya ang binata at niyapos siya sa baywang. Nasa talon sila at inaaliw ang mga sarili sa paglangoy at pakikipaglaro sa tubig. Opisyal na silang magkasintahan. Hindi na niya pinalawig pa ang panliligaw nito sa kanya. Tutal ay sigurado na sila sa damdamin nila para sa isa't isa. Napatili siya ng kaagaran ring nakulong sa kanyang lalamunan ng gawaran ni Anthony nang halik ang nakaawang niyang bibig. Gusto niyang mangisay sa kilig. Dama niya ang mainit na labi ni Anthony na gumagalaw sa ibabang labi niya. He was biting and sucking gently on her lip. "You okay?" tanong sa kanya ni Anthony. Haplos ang isang sulok ng labi niya. Okay lang ako. Ngumiti si Anthony at umakbay sa kanya. "I love you, mahal." Bulong nito sa tainga niya. Kinilig siya. Isiniksik niya lalo ang mukha sa kurba ng leeg nito at sinamyo ang natural nitong bango. "Mahal na mahal na mahal din kita, mahal. Tara, aho na tayo. Tingnan mo at nangungulubot na mga daliri mo." Hinatak na siya ng nobyo paahon sa tubig. Pero bago siya tuluyang binitawan, ay kinila pa siya uli para sa isang marubdob na halik. The kiss was intense. "Hindi pa dapat natin ginagawa to," ani Anthony sa pagitan ng mga halik. "Kasalanan ba?" "I don't know, but this feels so right. And you feel so good. And it's cold. And you're warm. And..." "Halikan mo na lang ako." Muli silang nagsalo sa mahabang halik. Naghiwalay sila, kapwa habol ang paghinga. Hinagka ni Anthony ang noon niya bago init siya sa kanya ang tuwalya. "Let's go. I'll make you a cup of coffee." Hindi maigalaw ni Audrey ni dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Nakahiga siya sa kama at pinakikiramdaman ang bawat kalusko sa sala kung saan naroroon si Anthony. "Hoy, bakit gising ka pa?" Ginulantang siya ni Anthony nang biglang lumitaw sa gilid ng higaan. Nahampas niya tuloy ito sa ulo. Mabuti na lang at una ng unang nahagip ng kanyang mga kamay at hindi ang tsinelas o orasan sa ibabaw ng lamesa. "Bakit ka ba nang gugulat?" Pasikmat niyang tanong dito. Naglaho rin ang panlilisik ng kanyang mga mata at humupa ang inis nang makitang nasaktan niya ang nobyo. "Ay, sorry, masakit ba?" Inangat niya ang kamay upang haplusin ito, pero mabilis nitong hinuli iyon at pinupog siya ng halik. Binawi niya ang kamay at pabirong tinampal ang balikat ng binata. "Bakit gising ka pa?" ulit ni Anthony sa tanong nito kanina. Umupo ito sa gilid ng kama at nangalumbaba. "Bakit? Bawal na bang mapuyat ngayon?" "Siguro, kasi iniisip mo ako kaya hindi ka makatulog, ano?" "Huh? Hindi kaya?" Ngumisi ito pero maya-maya ay sumeryoso. "Mahal, punta tayo sa police station bukas." Nanigas ang katawan niya. Parang hindi niya gusto ang nais nitong ipahiwatig. "Gusto kong hanapin ang sarili ko." "Iyon na." Dumating na ang kinatatakutan niya. "It's not what you think, okay? Gusto kong bumalik na ang alaala ko dahil gusto kong ihandog sa iyo ang pangalan ko. Paano kita pakakasalan kung Anthony lang ang meron ako sa ngayon? Ni wala akong apelyido." Namilog ang kanyang mga mata. Tumango ito upang kumpirmahin ang kung anong nagsasalumbayan sa isipan niya. "Yes, I want you to be mine. To be completely mine. Gusto kitang pakasalan." Kumakabog ang dibdib ni Audrey. Nasa police station sila at naghihintay sa tornong makausap ang pulis sa likod ng sentrong mesa. Pinanood niya ito habang iniestima ang mga dumudulog na tao. Napapanot na ang tuktok ng ulo nito at himas-himas ang mabilog na tiyan. "Ito pa, kabilang sa mga nakipagrambulan," anunsyo ng isang uniparmadong pulis na kakapasok lang. Kabi-kabila ang nagsisidating ng mga tao
dahil nagkaroon ng rambulan sa gym. Nagkasakitan ang dalawang grupo ng mga kabataan. Huminga siya ng malalim at pinaling ang ulo pa kanan kung saan tensyonadong nakaupo si Anthony. Diretso lang ang tingin nito sa unahan. Sporadic ang paraan ng paghinga nito at hindi mahulog sa payapang paghugot ng hangin. Malalim ang iniisip ni Anthony at hindi mabura ang gatla sa makinis nitong noo. Pinisil niya ang kamay ng nobyo na nakapatong sa tuhod niya. Magiging okay ang lahat. She faked a smile. Tipid na tango lang ang tugon ni Anthony. Kayong dalawa, anong sa inyo? Tanong ng pulis na bahagya lang silang tinapunan ng tingin. Ibinalik nito ang mga mata sa mga nagkalat na papel sa lamesa. Sir. Tumikim siya. Hinila niya patayo si Anthony at lumapit sila sa sentrong mesa. Magtatanong lang sana kami tungkol sa mga nawawalang tao. Muli siyang tumikim upang bumaba ang bara sa lalamunan. Nag-angat ng nababagot na mukha ang pulis. Missing person. Anong pangalan? Hindi agad siya nakasagot. Nagkatinginan sila ni Anthony. Nagsalubong ang kilay ng pulis. Miss, kailangan ko ang buong pangalan. Kung alam mo pati petsa ng kapanganakan, detalye kung saan at kailan huling nakita o nakausap, physical na description or recent picture. Nilingon niya si Anthony. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Miss, mahaba kasi ang listahan ng mga nawawalang tao. Ibubuka na sana niya ang bibig upang sabihin si Anthony ang nawawalang tao at gusto lang nilang malaman kung may inireport ba tungkol dito nang may biglang nagsigawan sa labas ng police station. Kinukuyog pa ng hampas at sipa nang matabang ginang at anak nito ang patpating lalaking puno ng tato ang katawan. Tinatapakan ng huli ang mukha gamit ang murumi nitong panyo. Ano iyan? Tumayo ang pulis. Pandak din pala ito at may iksi ang mga braso. Namaywang ito habang tinuturo ang mga bagong dating. Sir, ikulong niyo ang kawatang iyan. Huling-huli ko ho sa akto. Pinaghampas uli ng ginang ang lalaki. Kawatan! Kawatan! Hindi maalis ni Audrey ang mga mata sa inaakusahang lalaki. Bumaling ito sa direksyon niya at minisian siya. Sumilaw ang naninilaw at hindi pantay nitong ipin. Napaiktad tuloy siya. Audrey, let's get out of here. Untag sa kanya ni Anthony. Pero hindi pa nabibigyang kasagutan ang pinunta natin dito. Forget it. He threw one final glance at the rugged features of the man in front of them. Umiling ito. Hindi na dapat tayo nagpunta rito. Napahinuhod siya. Lumabas sila ng station. Lingid sa kanilang kaalaman ay nahulog ang isang papel mula sa lamesa ng napapanot na pulis dahil sa pagkakasagi ng nagkakainitang ginang at akusado. Isang mukha ang nakakwadro roon. Ang formal na mukha ni Nathan Fajardo. Hindi itinuloy ni Anthony ang inisyal nilang plano. Natakot siya. Nakita niya ang matabang ginang nanlilisik ang mga mata sa lalaking kawatan. Paulit-ulit sa utak niya ang tinig nito. Kawatan! Kawatan! Paano pala kung marumi ang buhay na pinagmulan niya? Paano kung hindi siya mabuting tao? Paano kung isa siya sa mga salot ng lipunan? Isang kriminal? Napabuntong hininga siya at tinanaw ang payapang karagatan mula sa tapat ng bintana. Anthony! Lumapit sa kanya si Audrey at niyakap siya mula sa likod. Dinampian nito ng halik ang batok niya, ang balikat, saka dumikit ito upang tamna ng halik ang pisngi niya. Audrey, ba't gising ka pa? Dapat natutulog ka na. Halos bahaw ang tinig niya. Hindi ako dalawin ng antok. Nag-aalala ako sa'yo. Humarap siya kay Audrey at maingit na pinaloob
ang maliit nitong mukha sa mga palad niya. May init siyang naramdaman sa kaibuturan ng puso habang pinagmamasda ng mukha ng nobya. He love her. Will always love her. He bent down to claim her lips. He carried her to the sofa and she straddled him. Their eyes were blazing with fire as she leaned in for another kiss. We shouldn't be doing this, anas niya. But I want you, he groaned. He wanted her, needed her, badly. Nobody can take you away from me now. You're mine. At the back of his mind, something's telling him that they shouldn't be doing this, or the thing that they're about to do next. Wala siyang maipapangako sa dalaga. Wala siyang pwedeng ialay dito. His future was covered with a flotilla of huge gray clouds. Walang sigurado sa buhay at estado niya. But he loved her. Iyon lang ang pwedeng panghawakan ni Audrey. Iyon ang totoo at iyon ang sinasabi ng pintig ng puso niya. He reached out to touch her. Audrey, I can stop here if you want me to. Umiling ito. Hindi, gusto ko to. You sure? Tumango ito. He touched her again. Hanggang sa pareho nilang nakamit ang tuluyang pag-iisa ng kanilang katawan. Nang gabing iyon ay may nangyari nga sa kanila. Kahit nakasal-kasalan lang, sapat na sa akin iyon. Basta may mapanghawakan lang ako. Paos ang boses na sabi ni Audrey sa kayakap na nobyo. Babalik din ang alaala mo at pag dumating ang araw na iyon ay maaari na natin totohanin ang lahat. Hindi ba? Humigpit ang pagkakayakap ni Anthony sa katawan ng dalaga. He hated not being able to recollect a single detail about his life. Maalala man lang sana niya ang totoong pangalan at pinagmulan. He hated that he could not offer her anything, not even his real name. Gagawin natin iyan, mahal, aniya. May maliit na ngiti sa labi. Naramdaman niya ang pagtango ni Audrey. Inabot niya ang kamay ng nobya at ginuhitan iyon ng hugis puso gamit ang hintuturo. Napatingin doon si Audrey bago tumitig sa mukha niyang puno ng lungkot. Whatever happens, I will always love you. Anthony, natatakot ako, Audrey. I have been aching to remember everything about my life, pero wala pa rin akong maalala. Natatakot na ako sa sarili ko. Natatakot akong baka makalimutan din kita. I do not want to forget you. I do not want to forget the sound of your voice. I do not want to forget the softness of your body. I do not want to forget how your face glows. I do not ever want to forget you. Shh! Hindi mangyayari iyan, mahal. Tinamnan nito ng halik ang labi niya. He kissed her back. Puno ng takot ang puso niya at wala siyang magawa, kundi ang kabigin palapit ang nobya at halikan ng marubdob. Sasabihin na nila kay Dexter ang tungkol sa kanilang relasyon. Alam niyang hindi nito magugustuhan ang dahilan ng pagpunta nila sa bahay nito. Pero naroon na sila sa tapat ng pinto at nakahanda ng kumatok. Tinaas ni Audrey ang kamay pero bago pa man lumapat iyon sa kawayang pinto ay umingit ang gate sa likod nila. Nakatayo roon si Dexter, bitbit ang isang balagwit ng tinapay at maliit na papel na mukhang resibo. Baka naglilibot ito at nagpapautang pandagdag income, naisip niya. Mukhang importante ang sinadya niyo rito, komento ni Dexter nang magkahulihan sila ng mata. Inangat nito ang tarangkahan at tumuloy sa loob ng kabahayan. Tuloy kayo. Naupo sila sa kahoy na sofa.
Dumiretso naman si Dexter sa lamesa at inilapag ang mga pinamiling tinapay at gumawa ito ng kape para sa tatlo. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng bahay ni Dexter. Ngayon niya lang napansing wala ni isang litrato ni Elaine ang nakadisplay sa pader, mga lamesa o sa ibabaw man lang ng kabinet. Marahil ay nagdadalamhati pa rin ito at hindi nito kayang tingnan ang mga lumang litrato ng nasirang asawa. Kung nagkaroon lang siguro ng anak ang kuya Dexter niya sa nasawing si Elaine, pihadong mas masaya ito ngayon. Hindi siguro ito panay busangot. Wala bang gustong magsalita sa inyong dalawa? Pukaw ni Dexter sa paglalayag ng diwa niya. Inilapag nito ang tatlong tasa ng kape sa ibabaw ng mesa. Si Anthony ang nagpresentang sumagot. Bilang nakatatandang kapatid ni Audrey, nararapat lang na ikaw ang unang makaalam. Narito kami para personal na ipalam sa iyo ang tungkol sa aming relasyon. May relasyon pala kayo? Bumaling si Dexter sa direksyon niya. Tumango siya. Pilit niyang inaarok ang emosyong hindi niya mabasa sa mga mata ng kapatid. Magsasama na kami, kuya. Nasa tamang edad na naman ako. Magsasama bilang mag-asawa? Opo. Sandaling hindi nagsalita si Dexter. Kinuha nito ang tasa ng kape at dinala sa labi. Pinanood lang nila ang pagdaan ng likido sa lalamunan nito. Alam niyang nahihirapan si Dexter na tanggapin ang balita. She was his beloved sister, kahit ba hindi sila tunay na magkapatid. Ibinalik nito ang tasa sa mesa. Salamat at ipinalam ninyo sa akin. Nagulat siya. Okay lang sa iyo, kuya. Nagkibit balikat ito. May magagawa pa ba ako para hadlangan ang relasyon nyo? Mahal ko ang kapatid mo, Dexter, at makakaasa kang hindi ko siya pababayaan habang ako'y nabubuhay. Ani Anthony. Alam ko. Ingatan mo si Audrey. Salamat, kuya. Aniya, maluha-luha. Napakaganda ni Audrey sa suot na white flowing tube dress. Minanapan niya iyon sa ina. Iyon mismo ang isinuot ng mama niya noong panahong humarap ito sa altar para pakasalan ang papa niya. Hinayaan niyang nakalugay lang ang buhok sa likod. She didn't bother putting on any artificial colors on her face. Hindi na niya kailangan ng mga iyon. Her skin shone intensely, as if with glowing light from under the sun. Masayang masaya si Audrey habang nakatayo sa itaas ng malapad na bato na puntong batian ng lupa at tubig. Kumakapit sa dulo ng tela ang tilamsik ng tubig mula sa maliit na alon. It only added magic and magnificent drizzling water feel all over the place. She waited for the groom to finally join her. Hindi makunti na ang kakisigang taglay ni Anthony sa suot na barong at itim na slacks. Kapwa sila walang sapin sa paa. Sabay silang napangiti nang magtapat ang mga mukha nila. Hindi napigilan ni Anthony ang sariling tamna ng halik sa noo ang mapapangasawa. Lumapad ang pagkangisi niya. She felt ecstatic. Hindi na mahalaga ang aplikasyon para sa pagpapakasal. Ang legal na pag-iisa ng dalawang tao sa kasalang sibilman o sa simbahan. Kahit na wala na munang marriage license o NSO marriage certificate. Ang mahalaga sa kanya ay makapagpalitan sila ng pangako sa isa't isa ni Anthony. Dalawang gabi bago ang takdang pag-iisang dibdib nila ay nirehearse na niya ng mabuti ang linya. I, Audrey Fajardo, take you, Anthony, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad times, in sickness and in health. I will love and honor you all the days of my life. I, Anthony, take you, Audrey Fajardo, to be my wife. I promise to be true to you
In good times and in bad times, in sickness and in health, I will love and honor you all the days of my life. Nagpalitan sila ng singsing. Pinag-ipunan nilang mabili ang isang pares ng fine silver infinity ring. Isinuot nila iyon sa palasingsingan ng isa't isa. Nanubig ang mga mata niya nang mapagmasdan ang singsing sa daliri. Hindi man opisyal, ay mag-asawa na sila. Asawa niya na si Anthony. Audrey, mahal ko. Noong mga panahong panay simangot ako at palasinghal, ay hindi mo ako sinukuan. He paused so they can giggle over what he had said. Lagi kang nasa tabi ko. Kahit na madalas kitang asarin ay pinagtiyagaan mo pa rin akong makasama. Malaking biyaya ka sa akin ng Diyos at makakaasa kang aalagaan kita habang buhay. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Kailanman ay hindi ako aalis sa tabi mo. Araw-araw kitang mamahalin, Anthony. Ikaw ang buhay ko. He gave her his warmest smile. He bent his head and his warm lips claimed hers. Itinaas nito sa ere ang maliit niyang katawan at inikot siya sa hangin bago muling pinagdaop ang mga labi nila para sa isang mahabang halik. I cook you breakfast, anunsyo ni Anthony sa kanya. Nakahiga siya sa duyan sa harapan ng bahay at sinisipat ang mga nakabiting buko. Gusto ko niyan. Sinundan nito ng tingin ang buko, sabay ngiwi. Paano bang umakyat dyan? Sinusukat nito ang kabuong taas ng puno. Bahala ka, basta gusto ko niyan. Eh mahal, handa naman na ang almusal. Niluto ko ang paborito mong ulam. Lumapit ito sa duyan at nahiga katabi niya. She hated his smell. Hindi naman maasim ang amoy nito, pero hindi niya iyon gusto. Sumasakit ang ilong niya. Sinikara niya si Anthony. Nahulog tuloy ito sa buhanginan. What did you do that for? Lito nitong tanong sa kanya. His eyes roaming around her face. Gusto ko ang buko at hindi ko gusto ang amoy mo. Pinisil niya ang ilong nang nagtangka itong lapitan siya. Anong nangyayari sa'yo? Takang tanong ni Anthony. Umurong ito ng dalawang hakbang palayo sa kanya. But his eyes continued to skim all over her face. Her nose was strangely bloated and there were a few scattered warts on her chest. Bakit ganyan ka kumakatingin? Sita niya rito. Audrey, dinatnan ka na ba? Seryoso ang mukha nitong tanong sa kanya. She puffed up her cheeks. Bakit gusto mong malaman? God, please, just answer me. Her cheeks swelled up when she exhaled air. Hindi pa. Gumuhit ang pusikit na liwanag sa mukha ni Anthony. Kailan ka ba dapat dinatnan? Bakit ba ang dami-dami mong tanong? Because I think you might be pregnant. Good thing the man was addicted to reading. Kaya marami itong alam. May mga lumang libro sa bahay niya na pinagkakaabalahan itong basahin. Tingin pa niya ay likas dito ang pagiging matalino. Pumormang habilog ang umawang na bibig ni Audrey. Otomatikong dinama ng palad niya ang maliit na puson. You might not feel pregnant, pero tingin ko buntis ka. Magkakababy na tayo? Kung positibong nagdadalang tao ka. Kung ganun, patingnan na natin sa doktor. Kulang ang sabihing masaya siya. Tumitibok ang mga ugat niya sa katawan. Nagkaroon ng mas maliwanag na kulay ang paligid. Magbibihis lang ako. Hintayin mo ako riyan. Ani ni Anthony. Tumawid sila sa mainland upang magpakonsulta sa mahusay na doktor sa gynecology. Hawak ng mahigpit ni Anthony ang kamay ng asawa habang tinatahak nila ang daan patungo sa klinik ng doktor na sinuhestyon ni Dexter na puntahan nila.
Anthony! Pigil ni Audrey sa kamay niya. Napahinto siya sa paghakbang. Nasa tapat nila ngayon ang matayog na building ng AG Zenith. Ito ay yung gusali ng AG Zenith. Bulalas ni Audrey. Napatingin siya sa entrada ng gusali. Labas-masok ang mga tao sa motion sensor sliding door. Nakakatuwa namang tingnan. May unipirmadong guard sa magkabilang gilid na gumagalaw na pinto. Ang isa ay may uban na ang buhok at mukhang matagal nang nagseserbisyo sa kumpanya. May kausap itong importanteng tao. Ang isa naman ay mukhang baguhan lang. Hindi ba sabi mo noon ay makakapasok ka din, Dian? Gawin mo nga ngayon? Utos sa kanya ni Audrey. Ah, hinahamon mo ako? Eh, ikaw naman na nagsabing kaya mo. Natatandaan mo pa ba? Ngumisi siya. Madali lang naman gawin ang gustong ipagawa sa kanya ni Audrey. Inayos niya ang kwelyo ng shirt at hinila ang pantalon pataas. Pinagpag niya ang kamay at binugahan ng hangin ang mga palad. Ready? Kumindat muna siya sa asawa bago naglakad palapit sa entrada. Hindi pa man nagsaslide pabukas ang pinto ay hinarang na siya ng mas batang guard. Sir, saan po ang punta natin? Maangas. May titingnan lang po ako sa loob, boss. Lalabas din ako agad. Umiling agad ang guard. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi pasado sa pangingilatis nito ang lumang t-shirt, pantalon at rubber shoes niya. Sumimangot ito. Hindi ka pwede rito. Bakit hindi? Nainis na siya sa guard. Binasa niya ang nameplate na nakadikit sa tapat ng dibdib nito. Bragisa. Mahal, tara na. Pumaikot ang kamay ni Audrey sa braso niya at hinila siya pagilid para maabot ang kanyang tainga. Subukan mo na lang uli next time kapag hindi na ang pangit na iyan ang naka-duty. Bulong nito. Hinagod nito ang likod niya upang payapain ang nabuhay na galit sa kanyang dibdib.